Sinubukan ko ang 1 week no sugar challenge at ito ang naging resulta. Oh my God! Hello mga human being! Hello mga human being! Hello mga human being! Kamusta ang lahat? So for today's video ay gumawa ako or sinubukan ko ang 1 week no sugar challenge! Ibig sabihin nito, lahat ng pagkain na may sugar ay hindi ko kinain sa loob ng 1 linggo. Tulad ng mga juices, biscuit, bread at iba pang pagkain na may sugar content. Siyempre, bago ko simulan ang no sugar challenge, ay nagtimbang muna ako. Ayan, kung makikita nyo, 62.1 kilogram. Siyempre, gusto ko malaman kung magkakaroon ba ito ng effect sa aking timbang kapag ako hindi kumain ng mga sugar content sa 1 linggo. At ayan, kung makikita nyo ay February 26, Sunday. Ano nga ba ang mangyayari sa ating katawan kapag hindi tayo kumain ng sugar sa 1 linggo? Itong mga videos na mapapanood nyo ay ito ang mga pagkain o yung mga kinain ko sa 1 linggo na walang sugar. Take note, hindi po ako nagbawas ng pagkain. Ito po yung regular na kinakain ko talaga. At kung mapapansin nyo ay puro kape at itlog, tapos may saging, madalas ko itong kainin. Ito na po yung nakasanay kong kainin tuwing umaga or minsan ay aking tanghalian. Halos 2 years ko na po itong ginagawa or kinakain na. At syempre, yung ibang pagkain na aking kinain ay hindi ko na na-videohan. Ang hirap po pala videohan ang iyong pagkain araw-araw. Hindi ko po na-videohan kasi nakakalimutan ko. Pero hindi po talaga ako kumain ng sugar. Yun ang importante, hindi ako kumain ng sugar sa loob na 1 linggo. At heto na nga, mula unang araw hanggang pangatlong araw, ay okay naman. Hindi ako nagkikrave sa matatamis. Pero yung pang-apat at pang-limang araw, ay halos bumigay ako. Pero napigilan ko. Hindi ako kumain ng may sugar. Ang hirap. Doon ako nahirapan nung pang-apat at pang-limang araw ko. Grabe. Hirap na hirap ako doon. Ilan sa napansin kong pagbabago sa akin buhat ng tumigil ako sa pagkain ng sugar o yung pagkain na may sugar content ay hindi ako masyadong gutumin. Hindi ako yung kaka-snacks ko lang. Gusto ko na naman ng another snacks. Yung kain ng kain. Gets nyo ba ako? Ewan ko, no? Siguro kasi wala naman akong makakain. At napansin ko, nung sinubukan ko itong no sugar challenge in 1 week, napansin ko na halos lahat ng pagkain ay meron sugar. Kaya wala din naman akong masyadong makain. Kaya siguro hindi din ako nagugutom kasi naka-mindset sa akin na hindi ako kailangan kumain ng pagkain ng may asukal. Kasi ako madalas akong mag-snacks ng tinapay, biskuits, tapos minsan ay chocolate. Diba? Daming sugar nun. Tapos, isa pa sa napansin ko ay mahimbing ang tulog ko mula noong 3 days na ako ay hindi kumain na sugar. As in, ang sarap ng tulog ko. Hindi tulad dati, kahit na natulog ako ng sakto naman, ay pagkagising ko, ang bigat ng pakiramdam ko. Pero nung hindi ako kumain ng sugar, ay ang sarap talaga ng tulog ko. Ang tagal kong hindi nakatulog ng ganun. Pagising ko, napakagaan ang pakiramdam ko. At mas nakaka-focus ako sa aking araw-araw na pangumuhay. Yung aking regular na ginagawa sa araw-araw. Kasi minsan mabilis akong mairita. At isa pa sa napansin ko noong tumigil ako sa pagkain ng sugar, ang pakiramdam ko ay hindi ako bloated. As in, ang gaan ng aking tiyan. Feeling ko flat ang tummy ko. Feeling ko ang sexy-sexy ko kahit naman may bilbil. Oo, ang sarap talaga sa pakiramdam. Tapos, itong ramyun na to. Habang pinanonood ko, natatakam naman ako. Lintik na ramyun na to. Pasensya na kayo mga guys, mga human being. At I highly recommended this challenge, itong no sugar challenge.
Maganda itong subukan nyo din para inyong maranasan talaga kung ano ang mangyayari sa inyong katawan kapag hindi kayo kumain ng sugar. Talaga dito malalaman mo ang sugar ay hindi maganda sa katawan. Siguro ako, hindi ko man ito maaalis sa akin, babawasan ko ang pag-consume ko ng sugar. Sa ngayon kasi medyo mahirap kasi nga sa ating pamumuhay, minsan hindi mo maiiwasan. Kung hindi mo maiiwasan, syempre pwede namang mabawasan. Diba? Kaya guys, kung ako sa inyo, subukan nyo. Talaga subukan nyo. Talaga nagpipilit na ako, no? Pinipilit ko na kayo. Talagang subukan nyo para talaga malaman nyo kung ano mangyayari sa inyong katawan. At heto pala yung pang-apat na araw ko na to, guys. Ayan, miss na miss ko na dito. Yung time na to ay miss na miss ko na ang mga choco pie. Diba? Paano naman hindi ka magka-crave? Ano to, pang-apat at panlimang araw, dun lang ako nag-crave. Diba? Nakatiwangwang po dyan. Ayan ang choco pie, Korean choco pie. At ayan, nakadungaw naman ang Hershey's chocolate. Talaga naman. Nag-suffer talaga ako. Tapos, ito pa, may nagbigay sa asawa ko nito, isang box na chocolate. Ito po ay galing sa factory, kaya po dyan nakalagay sa box. Talaga, tapos, hindi ko sinabi sa asawa ko na ako eh may challenge na, no sugar challenge, kasi gagambalain nun ang aking challenge. Tapos, itong ang sliced bread. Diba? Hanggang amoy lang ako nito habang pine-prepare ko sa aking mag-ama. Ito talaga yung time na miss ko na, pero never akong kumain. At guys, bago ko makalimutan, heto nga pala ang resulta ng aking timbang pa pagkatapos kong hindi kumain ng sugar after 1 week. Ayan, 60.3 kilos. Halos 2 kilo ang nawala sa akin. Dati ay 62.1, ngayon ay 60.3 kilos na lang. Not bad. Kahit konti lang yung nabawas sa akin sa isang linggo ay okay lang, di ba? Medyo malaki na din siguro yon, kasi halos naman ang pagkain ay o lahat ng gusto kong kainin ay nakain ko naman sa loob na isang linggo kapwera lamang ang pagkain na may sugar. Kaya ko nga pala ginawa ang challenge na no sugar challenge kasi gusto ko talagang magbawas ng timbang. Actually, hindi naman ako mataba, eh sakto lang yung aking katawan. Pero gusto ko pang magbawas. So for now, hanggang dito na lang ang akin video or vlog, mga human being. Kung gusto nyo itry itong challenge na to, ano pa inihintay nyo, itry nyo na. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka na, hit mo na yung like, share. At mga human being, meron nga pala akong Facebook page account. Ito ang pagkain paboritong Pinoy. At syempre, meron din akong TikTok account na Enjoy the Foods. Mga human being, pakipalo naman! Thank you for watching! Bye-bye!